music that? Box, ano which is first ever, so na nadala dito sa Pilipinas. Para siyang kabaong. Ba, itag, yun, no? Ang maliit na kabaong. Mm-hmm. Ano ba yan? Lalagay ba yan ng fetus o ano? So, first ever to sa Pilipinas. Kami pa yung team na meron nito. Okay yan. And then, form of coffin. Ano yan? Pinaka-antena? Pinaka-antena niya. So, dito lalabas yung nag-i-emit ba siya ng EMF or what? Yes, sir. Alright. So, para siyang EMF generator? REM pad, ganun. Ah, ganun. Ah, pero locally made? Imported. Imported. Is it imported? I went specifically back to the UK to pick up this equipment. All right. Oh. So, okay lang, sir. So it's made in the UK. Made in the UK. Oh yeah, in the UK. UK. Yeah. I-on natin, sir. Sige, why not? So, yan. Di naman siguro masyadong malakas yung ano. Baka masyadong malakas. Lang, tingnan natin. Baka feedback. Hindi, okay lang. Okay, sige. Try natin. So, meron tayong tatlong button. Power, zero is the sa volume. Mm. And sensitivity. Ganun mo para makikita sa camera. Yan. Yan. So, on natin. Oo. Si mukhang zero. Mukhang si Bungo yata nakatutok ngayon. Bungo, tingnan mo itong gadget. Baka gusto mo rin ito. This costs here in the Philippines around 15,000 wow! pesos. Wow! Ang ganda ng tunog, ha? So we can adjust. Pardon. Parang okay. Ipaghehele mo, ano? Yeah. We can adjust the sensitivity. Violet, blue, yellow, and green is the max sensitivity. So after nyan, this will calibrate for 7 seconds. Yan. Kusa siyang magsasara. So in every centimeter, pag meron siyang ma-detect, teka lang. Abay, di magtawag tayo dito na pwedeng mag-touch dun sa antena niya. Tatlong sentimetrong layo dapat, no? Yes. O, yung mga gumagala rito, tingnan nyo, ha? Ha? Pwede kayong tumayo dyan sa gitna para i-touch nyo 3 centimeters, eh. Actually, tunog ng tunog lang siya. Malapit kasi tayo. Ah, ganun ba yun? Pero sige lang, baka mag-ano. So, this is 250,000 milliamperes lithium battery made. Yan na. Battery niya. Just rechargeable. Hindi naman tinutulak ng multo yan. Hindi. Ah, so nag-calibrate siya pag ganyan. Okay. Yun na yan. So, alright. Kung nandito tayo, so wala pa. Ayun. So, we will break the electromagnetic field. Okay. So, 3 cm. 3 cm. Yun. So, masyado malapit, no? 3 cm. Nag-activate to kanina sa kung saan kami nag-stay. Sa lugar nila. Ano yung bahay nila? No? So, yun. Ayun. Ayun daw, girl. Kusang, maganda to pag madilim, sir. Kasi yung ilaw, mas lalo siyang nagiging creepy tingnan sa video. Ah, talaga? Napakaganda. Tingnan. Kapag madilim? Yes, exactly. Nakikita talaga yung ilaw niya. Sana mag-activate to sa Diplomat Hotel. Oh, mag-activate yan? Sure na yun. Sure na yun. sa Balete Drive, magkasama tayo. In Balete Drive, yes. So, pwede. Ibabike ko na rin from... Yan. Sige, kung... Hindi, huwag mo patayin. Ay, la! Oh, may nag-touch na nga. Okay, na. So there's... something spirit? Which isn't normal. Okay. If we see something which isn't normal, it might be paranormal. There was nobody close. Yes. That's 3 centimeters. So something activated it. Nobody touched the antenna at 3 centimeters distance. So that's how it works. Yes. But when it activated just now, nobody was close to it. No comment na ako doon. The equipment doesn't affect it here. Yes. Because it's too far away. Correct. So the only thing it might be is a spirit, which we already know is their spirit is here in this area. Do you claim, sir, that there are spirits here? Did you see that spirit touch the antenna? We have a child spirit here. All right. And actually now... Someone just... can you switch that off? Sabi niya dito, yung girl sa CR. Yeah, switch it off so we can... Can we switch it off? All right, okay. Okay. So we have a spirit of a child here. All right. And she just walked straight through me. Okay. I just felt her. Then she touched the antenna.
She activated. Yeah. Oh, yun yun, ha? Ayun, so, sure na. Nagpa-function pala, no? Talagang nakaka-detect ng ano paman sa multo.